Hi, magandang hapon po sa inyong lahat. I hope lahat po kayo ay nasa mabuting kalagayan at malusog na pangangatawan. Ito po ang inyong lingkod at kami po ay dito sa Manila City Hall ay patuloy na nakaantabay katulad ng kompromiso namin sa inyo na ang inyong pamahalaang lungsod ay 24/7 in our own little way na kami maging inyong kaagapay. No? Ito sa kinakaharap natin. Mga kababayan, nais ko lamang po kayong i-update and I hope you don't mind sharing this broadcast to your loved ones, friends, and fellow citizens of the City of Manila. Katatapos lamang po kanina nung ating regular directional meeting with our department heads. At kagabi at kaninang madaling araw ay patuloy tayong nakikipag-ugnayan sa ating health cluster at nais po namin na ipabatid sa inyo ang mga sumusunod. Ayon po sa DOH, as of March 14, 10:30 a.m., meron na po tayong 64 na confirmed cases of COVID-19 sa buong Pilipinas. At sa awa po ng Diyos naman, ay sa Maynila, 6 pa rin po ang PUIs natin. No? Wala pa po kong nadadagdag as of 10:30 in the morning. Ulitin po natin, no? Para po hindi po kayo malito sa maliit naming kaparaanan. Ang PUIs ay Person Under Investigation. Persons Under Investigation, ito po yung may mga sintomas at sila na po ay nasa pasilidad pangkalusugan. Yan na po yung mga nasa ospital natin. In this case, 4 po ang nasa Santa Ana at sa awa ng Diyos ay hinihintay pa po natin ang resulta ng kanilang testing o resulta kung ano ang tunay na kalalagayan nila. Pero sila po, ang mga PUIs, ay mga nagpapakita ng mga sintomas ng sakit ng COVID-19. Pero hindi pa po sila kumpirmadong COVID-19 virus carrier. Ang tabayanan po natin ang resulta ng galing sa mga dalubhasa o laboratorio ng ating national government. Dalawa naman po, nasa ospital pa rin ng Maynila at sila po ay nasa labas. Nasa mobile hospital ng ospital ng Maynila. So, 6 pa rin po. Salamat sa Diyos. Hindi pa po nadadagdagan. Pero hindi po natin magagarantiya yan. Basta from time to time, i-update po namin kayo sa ating mga kapitbahay, kababayan dito sa lungsod. Doon po sa 64 na pasyente sa buong Pilipinas, si patient 64 po ay isang lalaki na taga Central Luzon na nagdo-dorm sa Lardizabal, Maynila. Dito po sa atin. Siya po ay nagdo-dorm. Isa po siyang pansamantalang naninirahan sa lungsod. Siya po ay umuwi sa kanyang probinsya noong March 6 at na-confine sa isang pribadong ospital sa kanyang probinsya noong March 9. At wag ko kayo mag-alala kung sino man ang kanyang mga nakasalamuha ay siya namang patuloy na sinisiyasat ng Manila Health Department. As of now, si patient 64 ay wala po sa lungsod ng Maynila. Pangalawa, ang ating Manila Infectious Disease Control Center na bagong gawa at naaprubahan naman no with proper guidance ng ating DOH and their officials is now being prepared from 4 rooms. Now we're making it bigger at 14 rooms. Yung 14 rooms, hopefully,
24 hours po ang construction, 24 hours po ang pagdagdag ng mga pasilidad para sa kasiguruhan ng ating mga health workers na umaharap sa mga posible o carrier ng COVID-19. Yung apat na pasyente na PUI ng Santa Ana ay nasa ICU, isolated area, separately. Pag sila po ay nag-positive na, ilalagay na po sila sa Manila Infectious Disease Control Center sa Santa Ana rin po sa 10th floor. So far, palalakihin na po natin yung ating Manila Infectious Disease Control Center na bagong gawa. At kung sakasakali dumating ang takdang araw, na huwag naman po sana, ay kakailanganin pa natin ang espasyo. Ang Santa Ana Hospital po ay maaari, base sa ating pagpaplano, sa COVID-19 or control and contain and delay program natin or strategic plan ng inyong pamalaang lungsod. Maaari po itong convert up to 100 more or less rooms. Yan po ang future. Sa ngayon, inabatan natin na may available tayong space at lalaki pa ay bilang tulong natin sa national government at para sa atin na rin sa mga kababayan natin sa lungsod ng Maynila. At meron na po tayo sa ngayon, sa oras na ito, na 100 pieces na rapid screening detection kit. Ano po yun? Para mapabilis ang ating pong contain at para maging effective ang ating delay approach, kumuha po tayo ng rapid screening detection kit. Meron na po tayong 100 hanggang ngayon po sa kasalukuyan. Mangyari, kung kakailanganin pa, nagpabili na po ko ng humigit kumulang 5,000 pa. Hopefully, dumating next week. At patuloy po tayo na naghahanda sa ano pa mga sitwasyon na mas magiging mas malaking hamon sa ating lungsod. Sa ngayon po, ay meron tayong 6,600 packs of rice at 3 kilo, 117,000 bottles of water, and 155,600 canned goods. At patuloy po tayong mag-a-accumulate bilang paghahanda sa anumang mga mangyayari pa sa darating na taon, darating na araw o linggo itong ating kinakaharap na suliranin. Pangatlo, kung sakali nalalala ang sitwasyon sa Maynila at maraming sisibol na PUIs, inahanda na po natin ang panibagong pasilidad. Pinagpaplanuhan na po ngayon at tinahanda yung ating Delpan Evacuation Center for COVID-19 or Contain and Delay Strategic Plan ng City of Manila as PUI holding area of mild cases. Kasi po marami po mga kwarto yon. So instead na sila ay iuwi sa bahay at ma-expose pa kung kani-kanino, maaari nilang maging pansamantalang bahay yung ating Delpan Evacuation Center. Pangapat, nirubok ko na po ang lahat ng travel permits, foreign and inter-island trips of all employees of the City of Manila, including barangay officials. Panlima, all city hospitals
public markets, North and South Cemetery shall only have one designated entry and one designated exit. Ito po ay isa sa mga pamamaraan ang tinatawag natin social distancing. Kaya, baka manibago lang po kayo ng kaunti, wala naman pong masyadong nire-rearrange. It's just that, isa lang po ang pasukan, isa lang po ang labasan. And I hope you will cooperate, mga kababayan, for your own good. Panganib, sa lahat ng ospital ng Maynila, hindi na po papayagan manatili ang mga miyembro ng pamilya sa loob ng ospital. Ibig sabihin, kung kayo po ay nakaratay o pasyente ng aming ospital, o kung kayo ay may pasyente, pilitin nyo po na magkaroon kayo ng komunikasyon kung kakayanin ninyo through other means. But rest assured, huwag po kayo mag-alala, mga kababayan. Ang inyong mga mahal sa buhay na nakaratay sa ospital ay bibigyan ng sapat na tugon sa pangangailangan nila. Pampito, sa ating pong North Cemetery, I hope you understand South Cemetery. Sa mga maglilibing o may mga sumakabilang buhay ang kanilang pamilya, nakikiramay po ako. At nakikiramay kaming lahat dito sa pamahalang uso. Ngunit, sana maunawa ninyo. Sa lahat po na maglilibing sa North Cemetery at South Cemetery, ang papayagan lang pong sasakyan na papasok sa loob ng aming sementeryo ay ang karo. Ulitin ko po, no? Ang papayagan lang po sa loob ng sementeryo na sasakyan ay karo. Yung mga mahal sa buhay na lumisan, makakapasok pa rin po kayo. Meron po tayong tinatawag na gate. But you have to submit yourselves to physical check or what we call temperature scanning. Kailangan po. At may distansya pa rin ang bawat isa. Ibig sabihin, hindi po mapipigilan at pinipigilan ng pamahalang lungsod na makasama nyo pa sa huling sandali ang inyong mga mahal sa buhay. Papayagan po kayo. May konti lang pong adjustment para na rin po sa kapanatagan ng kalooban ninyo. Sabay po tayo, isa-isa, papasok at magkakaroon po kami ng thermal scanning. No, ito ay simpleng checking lang. At kung sakali man, ay lumagpas kayo sa allowable o sa medical terms, temperature, no? Maaari po kayong isumite, samahan, voluntarily or involuntarily, para kayo ay bigyan ng kaagarang tugon sa inyong pakiramdam. Kasi sa masama ang pakiramdam ninyo, tayo nakikisalamuha, para naman ho, maiwasan at lumalapang sitwasyon ninyo, dadalhin namin kagad kayo sa ating public medical facilities. Pangwalo, sa lahat ng bus terminal sa siyudad ng Maynila, mga 15 po yan, magkakaroon po tayo ng kordon. At isa rin po ang sakayan o pasukan sa terminal. And you have to pass through thermal scanning. Pag kayo naman po'y dumako sa Maynila, pagbaba po ninyo ng bus sa terminal, kailangan nyo pa rin hong dumaan sa thermal scanning. At kung sakali ay kayo'y nararamdaman, malugod po namin kayong tutulungan
na madala sa aming mga medical facilities. Pangsiyam, kinakansela na po natin ang mga sumusunod hanggang sa duration of the state of calamity ng siyudad ng Maynila. All games, events in all sports complex of the city are canceled. Manila City Library shall be closed. All events of barangays, including barangay assembly, fiestas, are canceled. Lahat ng uri ng sports fest are canceled. At kinansela ko na rin po ang mga vacation leave ng ating mga employees under the city health sector at MDRRMO. All peso events are canceled. Pangsampu, lahat po ng OPD or outpatient department, magkakaroon po tayo ng bagong implementation. Scheduling na po tayo. 50% na lamang po muna ang aming tutugunan araw-araw. For example, let's just say, hospital ng Maynila. Kung meron tayong regular na outpatient na 100 o 50 lang po muna o bukas naman yung iba. Sort of say, para po patuloy natin mapalaganap yung isang pamamaraan na ma-delay yung peak itong ating kinakaharap through social distancing. Panglabing isa. Marami sa inyo ang nag-aalala at nagme-message sa akin. Nababasa ko naman po. Marami sa inyo nag-aalala tungkol sa tubig. No? Dakong alas 3:34. Kani-kanina lang po. Tinawagan natin ang Manila Water at Maynilad upang pakiusapan sila na tuloy-tuloy ang supply ng tubig. At ang payo sa atin ay magimpok lamang tayo ng tubig during daytime. Ano po ang ibig sabihin? Kasi po, doon sa Manila Water, wala pong paghinto ng supply. Sila po ay nasa lokasyon ng Santa Ana at San Andres. Yung ipapambahagi ng Maynila ay nasa Maynilad. Sila po ay may paghinto paminsan-minsan, pero itatapat nila yung paghinto ng supply ng tubig habang tayo'y natutulog. So kaya ina-advise ng inyong lingkod at kung po pwede, mag-impok ng tubig sa araw para sa gagamitin nyo sa gabi at pagising naman natin sa umaga, meron na namang tuloy-tuloy na tubig. Yan po ang binigay sa ating garantiya at hiningi kong garantiya sa Manila Water at Maynilad. Doon naman sa mga nakararanas ng panakanakang brownout, kausap din po natin ang Meralco. Mga kababayan kong mga taga-Luzon, binigyan na po ako ng garantiya ng Meralco na walang power interruption hanggat nasa ganito tayong sitwasyon. Yan po yung inyong mga mensahe sa akin na inyong pag-aalala. I hope natutugunan ko pa isa-isa ang inyong mga katanungan. Panglabing dalawa. Maya-maya po ay magkakaroon ng special session ang Konseho ng Maynila sa pamumuno ni Vice Mayor Hani Lacuna at ni Majority Floor Leader Joel Chua. Hiningi ko po ang special session sa kadahilanan upang isaayon ang pamahalang lungsod ng Maynila at ang lungsod ng Maynila sa layunin ng national government. In this case, MMDA, DOH, DILG, and Office of the President.
dahil may mga bago pong panuntunang gagawin para sa kapakanan at kabutihan nating lahat sa Metro Manila. Balik tayo sa Maynila. Meron tayong mga gagawin batas na kailangan gawing batas. Immediate and needed to be converted policies, needed to be in a form of law. That's why I wrote and I asked Manila City Council, even it's Saturday, for an emergency session or what we call a special session. Ano-ano po iyan, mga kababayan? Dahil marami rin pong nagre-request sa akin na yung tungkol sa ating mga senior citizen because they are the most vulnerable in this situation, especially yung may mga sakit. O, ito po yun. Isa-isain ko po ang magiging agenda because I have to put it in a formal setting before the city council. Una, suspending business permits of movie houses and cinemas located inside and outside the mall. Ibig sabihin, lahat ng cinema, pansamantala lang po natin isasarado. All citizens of Manila, age 18 and above, are required to register in the Manila, in the new Manila Residence Identification System. Apo. Ito po yung mahaba pang proseso. Pero ito yung mahalaga, mga datos, na ang Maynila at taga-Maynila ay magkakaroon na po ng MRID, Manila Residence ID. Para po sa mga serbisyong pangkalusugan para sa inyong lahat. 18 years old pataas. Yan po ay isang ordinansang ipinagagawa natin. For purposes of accounting, specific and surgical approach and utilizing our resources, particular na magbenepisyo ay ang ating mga kababayan dito sa lungsod ng Maynila. Kasi ang layunin ko po ay kung anuman resources na meron tayo, ay maipamahagi prioridad natin ang ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila. At kung kakailanganin tayo ng national government, tutulong tayo. Kung kakailanganin tayo ng mga kapitbayan natin sa Metro Manila o sa ampang parte ng bansa, ay tutulong naman tayo. Pero uunahin ko lamang po ang kapakanan ninyo bilang mga tagalungsod. And the only way to do it is to create an ID system for the citizen of Manila. Pangatlo, ito po, marami nagre-reklamo, marami po akong natatanggap. Hoarding of goods, medicine, basic necessities during the state of calamity. Ngayon, magkakaroon po tayo, pinopropose ko sa Konseyo ng Maynila, agaran anti-hoarding of goods and medicine or other basic necessities po. At may penalty po yan. Panlima, magkakaroon po tayo base sa kasunduan na ating sinang-ayunan sa pangunguna ng Department of Interior and Local Government, Secretary Anyo, MMDA General Lim, and the MMC, magkakaroon po tayo ng pangkalawakang curfew. Sa Maynila, may umiiral na curfew sa minors. Alas 10 hanggang madaling araw. Ito pong batas nito ay may buhay lamang. Ulitin po natin, ha? Magkakabuhay lamang sa panahon na siya ay ipinatupad hanggang sa ang pangulo ng bansa ay i-lift na ang state of health emergency. Ulitin po natin,
Ito pong general curfew. Simula alas 8 ng gabi. No? Ay kailangan po nasa kani-kaniya na kayong mga bahay or field of work. Anybody who will roam around in the city of Manila after this law is approved, and the Metro Manila mayors have already approved this, or the Metro Manila Council, medyo penga-penga muna, mga kababayan. Pero, ulitin natin, lilinawin natin, ilalagay natin sa batas na may hangganan. Ibig sabihin, pag tayo po'y panatag na, sana sa awa ng Diyos, sana sa awa ng Diyos, mapabilis. Ligtas na, maayos na, o nilift na ang state of calamity ng Maynila at state of emergency ng bansa, mawawalan bisa na rin po yung curfew. Ayan po, I hope maliwanag po sa atin sa bawat isa. Panganin, akin pong hinihingi sa Konseho ng Maynila na i-utilize yung 30% quick response fund ng MDRR mo para sa ating pagbili pa, paghanda pa sa mga darating pang araw. Katulad ng mga paghahandang ginawa natin sa mga nagdaang linggo. Mga PPEs, medicines, vitamins and supplements for our senior citizen who are most vulnerable. Kasi po, wala pong tugon sa sakit ng COVID-19. Pero isa pong pamamaraan ay isang malusog na pangangatawan. Para matugunan naman yung most vulnerable, yung ating mga nanay, tatay, lolo at lola, we will buy more vitamins and supplement. At higit sa lahat, kung tayo po ay merong tinatawag na strategic action plan, which we call Code COVID-19, contain and delay. Meron din ho tayong future plan. In immediate future. To cushion the effect of socio-economic impact ng COVID-19 sa atin, mga tagalungsod ng Maynila. Hinihingi ko yan sa ating quick response fund. Sa awa ng Diyos, meron naman tayong humigit kumulang 200 plus million na nandiyan na maaari natin ma-utilize. At meron pa akong natagpuan kanina, about 240 million na mga salaping maaari nating magamit sa panahon na ito. Hindi po yan sasapat, pinagpapauna ko na sa inyo, kaya po sinasabi ko, to cushion the effects or what we call social economic impact ng COVID-19 sa buhay natin. Bilang Manilenyo, bawat pamilyang Manilenyo, we will utilize that fund para po sa inyo. At huwag kayong mag-alala, hindi po ako titigil, hindi po kami titigil, maghahanap pa ng mga paparaanan para matugunan ang pang-araw-araw na kakailanganin natin para sa ating mga bawat pamilyang Manilenyo. Sumunod, resolution adopting all resolution of the Metro Manila Council and memorandum from Executive Secretary Medjaldea and Office of the President. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Totoong tayo ay merong Code COVID-19 Action Plan, Contain and Delay. At the same time, kayo po ay nakikibagay sa layunin, konsepto, polisiya ng DOH, MMDA, DILG, and Office of the President. Mga kababayan, ito pong panglabing tatlo. I hope you don't mind me asking this, but I need this.
I need this to address you directly, to communicate with you from time to time, to update you of most important matters, data, information na marapat nyo lang na ma-receive o matanggap. Kaya po, kung hindi po kabigatan sa inyo, meron po kaming inisip na gamit teknolohiya. Immediately, we are now going to launch. As we speak, as you are watching right now, mga taga-Maynila, kung hindi po kalabisan, please sign up. Please sign up at www.cityofmanila.ph. Nakikita niyo po sa screen ninyo. Kailangan ko po ng mga data. In fact, meron na pong available app sa Android. Ang tawag natin dyan, Go Manila. There will be more services. More services. Wherein, to the point, darating ang oras habang kinakaharap natin ito. Habang may social distancing. Habang may pagbubukod-bukod. Habang nasa bahay kayo. Tatakbo ang gobyerno. Tatakbo din ang transaksyon sa gobyerno. At hindi nyo na kailangan pumunta sa City Hall. Ito'y aming maliit na kaparaanan na agapan pa yung mga darating na suliranin sa ating lungsod. Kaya, kung kayo po, mga taga-lungsod ng Maynila, mga minamahal kong kababayan, kung kaya nyo po mag-log in, mag-sign up sa Facebook, this is for you. Sign up to www.cityofmanila.ph. Wala pa pong 2 minuto yan. Please fill up the form. You will have your own profile. Yan ay tulong ninyo sa amin upang kami ay maging epesyenteng mapaglingkuran kayo sa mga panahon na ito, mga kababayan. Please, nakikisuyo po ako, buong kababaang loob, www.cityofmanila.ph. From there, we will know and we can reach you, mga kababayan. Let's start from there. And we will have more services through that. This is for you. This is the future of ease of doing business in Manila. But for the meantime, this is for you. Para sa sitwasyon natin ngayon. So, yan po ha, mga kababayan. Mga tagalungsod ng Maynila. Please sign up. Please try to complete all the datas inside. Para kami maging epesyenteng pakapaglingkod sa inyo. At maging mas epesyente pa, mga kababayan. So, yun lamang po muna ngayon. At mamaya-maya, bibigyan pa po namin kayo ng update. Yung ating medical bulletin with regard to COVID-19 situation of the City of Manila. Pero sa ngayon po, ang panawagan ko, mga kababayan, meron lang pong konting mga pagbabago sa araw-araw nating nakagawin. Pero yung pagbabago na yan ay pansamantala lamang. Para sa kaligtasan, para sa magandang kalusugan ng bawat isang batang Maynila. At yan din, tayo bilang kapitolyo ng bansa, mga kababayan ko, ay ating tugon at pakikiisa sa national government. Kaya ako po ang inyong lingkod, ang inyong mayor,
Umasa kayo. Kulang hindi kami matulog. Kulang na isang tabi namin ang aming mga pamilya. Katulad ng pakiusap ko sa mga empleyado ng lungsod. Dahil alam ko po, alam ko na umaasa kayo sa inyong pamalang lungsod ng Maynila. Hayaan po ninyo, tutup din po namin ang aming tungkulin araw-araw. Pero samahan niyo po kami. Kami mayroong mga gagawin. Makiisa po kayo. Kami may mga panawagan. Tumugon po kayo. Magtulong-tulong po tayo. Wala pong magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. Kaya po sana patuloy niyong antabayanan ang aming mga panawagan. Dito man lamang maabot namin kayo at sa iba pang paraan na binigay namin sa inyo. Kaya pag meron tayong konting nakikitang pagbabago, bagong pamamalakad, yan ang lahat ng yan ay pansamantala lamang para na rin sa kabutihan ng bawat isa. So muli po, ito po ang inyong lingkod. Maasa, sana patuloy na maging mababa ang sitwasyon ng mga PUIs natin and PUMs. Sana lang. At kaganoon man, magkaroon ng presensya sa ating lungsod, we will do our best. Magandang hapon. See you later. Pagpalain nawa kayo ng Pong May Kapal. Manila, God first. Maraming salamat po.